Ay, magandang gabi ho, ginabi na naman. Shout out, Menopause, happy birthday, nak. Sana masaya ka sa birthday mo. SP Magno, shout out. SKL Vlog, Kamsat, Lloyd Aclaro, Queenie Prince. Jau Jau Pascual, Jose Tango, lahat ni Baya. Akira Milus, Shay Ain't London UK, Kyla SKL, Lila Collins, Isay, Pete Sumingan, Atty. Aboy Paraiso, Mike Cervera. Pakinggan natin to. May update daw si Atty. Bestido. Magbigay tayo ng reaksyon sa kanyang update. One day ago lang to eh. At marami na ng mga naniniwala dito sa sindikato na to, no? Sige. Case update si Atty. Johnny Carroche Bestido dito sa mansyon. Kaya pakinggan natin ang mga updates patungkol kay Sir Francis Leo Marcos. Tagal naman, update siya. Nabasa pa niya, Torne. Okay, sa ating updates, kung nakita nyo kanina sa news, nag-file na tayo ng Certificate of Candidacy ni Francis Leo Marcos for Senator para may pagpatuloy ang kanyang advokasya. Alam nyo, napaka mabilis yung mga pangyayari dahil noong mga nakarang araw, noong nag-open yung filing, hindi pa kami decided talaga na mag-file ng Certificate of Candidacy. Kaya ganun pala yun. Pinag-isipan pa pala nila to. Kapag-file kami sa last day na mismo, talagang napaka-rush yung aming pagpapapirma kay FLM, lalo pat napakahigpit dun sa kanyang bahay. Kulungan ngayon, medyo may struggle. Kailangan pa namin magpa-antigen test para makapasok doon. Kaya at least nakahabol tayo sa last day. Yun ang importante. Pero kung meron man doong typo error, typo error pala yun. Kasi yung naging date of birth niya doon July, hindi September. So, nagmamadali kasi mag-fill up si Tong saka yung sa Notary Public dahil very limited yung opportunity para mapapirmahan yung kay FLM kanyang Certificate of Candidacy. Pero ano naman yun, irrelevant yun, and then hindi siya makaka-apekto doon sa ating Certificate of Candidacy. Ganun? And then, ayun nga, napag-desisyonan ni FLM na tumakbo bilang senador dahil na rin sa inyong panawagan ng kanyang mga supporters dahil gusto niya din talagang lalo pang makatulong. Ganun? At nung sinabi niya sa akin yun, may mga kinonsulta din tayo kung ano ang kanilang mga opinion sa pagtakbo ni FLM at sinabi nila, bakit hindi? Ganun! Diba? Kung gustong tumulong ng tao, bakit mo pipigilan? Kasi meron din akong hesitation to file dahil may mga kinakaharap pa rin tayong mga kaso. And then may mga tinanong tayo, mga importanteng mga tao, kung ano ang kanilang opinion. And then lahat sila nag-approve. Dahil ito yung opportunity para lalo pong makatulong si Francis sa mga tao. Ito yung kanyang way, yung platform. Although, masyado palang mabait itong idol natin, Kalahat ni Baya. Leo Gitang, shout out. May sarili naman siyang platform para makatulong. Brenda Kaminsky, my friend, shout out. Kasi kapag nandyan ka sa pwesto, mas marami ka pang matutulungan at mas malawak ang iyong kakayahan para tumulong. Dahil meron ka ng kapangyarihan. Mas malawak ang reach mo. Ganon? Ito kaya si Atty. Ano kaya ito?
Normal kaya to? And then, napag-usapan nga namin kung ano yung ipa-file niyang position. And then, we all agreed na senator po ang kanyang tatakbuhan. Bakit hindi presidente? Hindi muna president dahil baga hindi pa tayo dyan ready. Dito sa Senate, at least magkakaroon siya ng opportunity na patunayan yung kanyang kakayahan. And then, hindi niya kinikilabutan to. Kanyang mga advokasya, mas lalo niya pang mapapakita yung kanyang advokasya dito kapag nagkaroon siya ng... Torne! Alam ba yung sinasabi mo, Torne? Pwesto sa government. Pwesto sa Inidoro nga, nakaupo na doon na lang nakapwesto sa Inidoro sa loob. Sa, siya may sabi niyan. Yung mga kanyang mga kaso, patuloy natin yan na hinaharap. Yan muna sana harapin nyo bago yung pagtakbo ni Hepelhem. Sinasabay-sabay mo na mga si. Meron pa tayo mga pending cases. And then, yung kanyang anti-alias na violation of anti-alias law. Hindi pa ba tapos yan na torne? Ayun, dahil kinu-question pa rin ang kanyang pangalan. Pero ang final natin, Francis Leo Marcos. Dahil may karapatan siyang gamitin ang Francis Leo Marcos dahil meron siyang birth certificate at... Ay, naku, atorne. Nakita ko mismo yun. Kita mo. Doon tayo nagbase. Mm. At on record naman yun sa PSA. Ganun. Calling the attention of PSA. Naku, atorne. Then sa local civil register, kayo yung ating pinagbasihan. Yung sinasabi nilang ibang pangalan, hindi natin yung pinagbasihan dahil... Torne, sabi niya kliyente mo, Torne, Francis Leo Marcos, Norman Mangusin, the same person. Ako po yun. Ha, Torne? Una-una, hindi ko masyadong nakita yun. Ang hawak ko talaga... Nang ako'y pinanganak, Torne, ang nakagis na ang ama ay si Gilbert Mangusin, Torne. Torne. Certificate Francis Leo Marcos. Yeah. At naniniwala ako na siya. Naniniwala ka na ang tatay niya si Ferdinand Marcos ngayon. At ang kanyang ina ay prinsesa ng Cordillera. Ano ba na, Torne? Si Francis Leo Marcos. Ganun. Dahil na kuha ko na rin yung testimony ng local civil registrar. Ang kunin mong testimony, Atorne, ang istorya, ang testimony ni Doña Reme. Diyos ko naman ito, ano ba naman? Pero may itsura si Atorne, ha? May itsura siya, ha? Ayan, ha? Maliwanag po na may birth certificate ang ating pandemic hero na Francis Leo Marcos. Gusto mo, Roman, pagagawa kita ng birth certificate, eh. Ha? Anak ni Obama, pwede. Dami sa rekto. Ito, pakinggan nyo po. At nakausap na rin yung local civil registrar. Maraming sasabit dito sa puta registrar ng birth certificate na to. Sa PSA, ayan po. At meron nga tayong ipinapakitang birth certificate dyan. Yeah. Pasok, attorney. Yeah, pasok, at pasok. Sinumpaan niya ang kanyang judicial affidavit na siya talaga ang nag-issue ng birth certificate na yun. Bago ko naman talagang pinaniwalaan si Francis Leo Marcos, nag-conduct din ako ng investigation. Pinuntahan ko mismo yung sinasabing local civil registrar. Kinuha ko ang kanyang testimony, ang kanyang affidavit, under oath yun. At yun ang aking naging basihan. Sinabit na rin namin sa korte ang judicial affidavit ng local civil registrar. Although kinukontest yun ng prosecution at ng NBI bilang private complainant, sa ngayon, valid yun. In standing pa rin. So we have the right to use Francis Leo Marcos. Ganon! sa kasong yun... Ito ah, mga kaibigan. Pag ito nakatakbong senador, para mong nakita yung kabayo lumusot sa butas ng karayom. Ganun. Pag ito hindi nanusin candidate, ha?
Ganun ho ang nangyari. Yun yung kabayo, nakalusot sa butas ng karayong. Ay, Torne. Pending pa rin yan. Medyo sarado ngayon ang mga korte, kaya hindi paumusad lang lahat ng mga kaso niya. Even yun sa human trafficking, simula nang nagkaroon ako ng press conference, wala pa kami kahit isang naging isang hearing doon. Kung ano yung status at that time na nagkaroon ako. Torne! Teka. Hindi ka pa naniniwala sa DNA test, Torne? Ha? At nang malaman mo kung sino nga yan, kung yan ba si Francis Leo Marcos o kung sino yan, ha? Torne! Pa-DNA mo, Torne. At pababain mo yung mga magulang yan dito, parating kausap ni Yama, nandito si Isabela, si Nanang, ha? Si Inanang, ha? At si Bishop Jap Antonio, ha? Ipa-DNA mo at nang matapos na yan, hala ko guilty na dito, Jack Fatty. Sa anti-alias loto, ha? Mukhang hindi reliable yung bubuit mo, Jack Fatty, ha? My friend. Nang press con, wala pang nangyaring hearing. Nga pa? Dahil nagpaliting kasi ng judge doon, kasi before, naging pairing judge lang yon after mangyari nga yung incident sa presiding judge, so nagkaroon ng pagpapalit. So nagkaroon din ng mga delays at nagkaroon nga ng pandemic, sarado ang court, physically closed lahat ng mga courts ngayon. Pero pwede nang mag-video conference hearing. Magkakaroon na kami ng hearing this coming October, video conference. Mag-present na uli ng trial on the merits na. Ito yung magsisimula pa lang ang trial sa human trafficking case. Wala ako, matagal na nasimulan yan. Kasi yung mga nakaraang hearing, bail hearing yun, hindi pa nag-uumpisa ang trial. Pero meron pa... Ganun pala yun, Jack Fatty, hindi pa nagsisimula trial. Ito, dalawang taon na yung tao ro sa loob, yung idol natin na hindi... Ayun, mga pending motions doon. So, hindi ko pwedeng ma-discuss dahil hindi siya appropriate na i-discuss dito. Update lang kung ano yung nangyayari. Hello, ko Pinoy, my friend, shout out. Sa mga kaso ngayon. And then, yung... Friend B, spectator, shout out. Dayang, my friend. Adorasyon Di Maranan, shout out. Ann Guzman. Yung ibang case na dismiss na yon dahil hindi naman sumipot yung mga private complainants. Yung isa sa Caloocan, hindi na rin sumisipot yung private complainant. Pero wala ding hearing, kaya hindi pa siya totally nadi-dismiss. And then, yung sa bag... Daming kaso, Torne! Yung, kaya nang sinabi ko before, na-dismiss na yon based on the compromise opinion. And then yung sa Makati, na-dismiss na yon. Lahat ng cases na yan, tiniclare natin sa kanyang Certificate of Candidacy. So, nung tinanong tayo ng COMELEC kung kasi may check-checkan doon sa Certificate of Candidacy kung yes or no regarding sa pending case, ang sabi natin, wala pa siyang case na na-convict siya. So, hindi pa siya disqualified or wala siyang judgment of conviction na perpetually disqualify siya to run for any position. Kaya... Ang daming naniwala dito sa vlog na to, sa totoo lang. Ang dami. Oo, makita mo yung mga comments nila. Oo. Pinipraise nila si Atorne. At napakagaling daw ni Atorne. Pinanggap yun ng COMELEC. Tayo din ang naging authorized representative niya sa pag-file ng Certificate of Candidacy. Ngayon lang yata nangyari ito. Na abogado nag-file ng... Ganito rin nangyari kila Halusos. Kasi nakakulong si Halusos nung nag-file siya ng candidacy at nanalo si Congressman Romeo Halusos. Pero hindi pa siya convicted at ang kanyang pangalan ay totoong Romeo Halusos. Ito ho, maraming ano to. Kaya nga sinasabi ko, pag ito nakatuloy tumakbo para hong lumusot yung kabayo sa butas ng karayong ganun. Pakinggan ulit natin si Atorne! DNA Atorne! At tababain mo yung mga magulang niyan dito. Parating kausap ni Yama. Nag-aalala kung ano na nangyayari sa kanilang anak.
Eh si Yama ang nagpipid ng kung anong nagiging buhay nitong si Kulango sa loob ng kulungan. At ang kalaban nito, si Atty. ENBI. Oo. Bilang kanyang lawyer and kanyang tagapagsalita, tayo yung nag-represent sa kanya. Magkakaroon din tayo ng hearing doon sa COMELEC and then i-represent natin sa lawyer. Ganun, ang tibay mo naman ko lang. Epelem. Ang tibay-tibay mo. O siya, tahan ko may friend siya ito. O naman, nandito ako basta makakatulong para kay Francis Leo Marcos. Yung sa mga nag-isip noon na kung umalis na ako sa team ni FLM, hindi po totoo yun. Nananahimik lang tayo, lalo na kapag hindi naman connected sa kaso niya yung pinag-uusapan, tahimik lang tayo. Tahimik lang ako, lalo na yung mga pinag-uusapan. Nasubaybayan kaya ni Atty. Ang mga pangyayari magmula sa umpisa? Nung angkinin niya yung mga mansyon na hindi naman pala sa kanya, mga sasakyan na hindi rin sa kanya, ang opisinang hindi pa rin sa kanya, ay naku Panginoon, bahala na ang Diyos sa iyo, Atty. Hindi related sa mga hinawakan kong kaso. So, yun po, part pa rin ako ng FLM family. At hindi po ako bumitaw, at hindi po ako bibitaw. Wala din naman sa ugatabi ko ang nangiiwan sa ere. Sa aking mga kliyente, lalo na sa mga ganitong laban, pinagkatiwalaan ako ni Francis Leo Marcos ng kanyang... Alam mo, Torne, pag naipanalo mo yan, ay talagang pipila ang mga ano sa iyo. Ang iyong mga kliyente. Ha? At lalo yan, ipag hindi nanosins candidate yan. Apo, Diyos ko. Baka pwede itong election lawyer. Mga kaso, hindi ko siya kayang iwanan. Yung mga nagsasabi na bakit hindi ko siya iniwanan sa sobrang andami nang nangyari na mga inabot pa na rin natin sa akin ng mga issue, hindi pa rin tayo dumitaw. Kasi hindi naman yun ang ano, hindi naman yun ang importante. Accepted ko na yan na maraming issue talaga. Once na inawakan mo tong kaso ni Francis Leo Marcos na public figure, na sensational, sensational na loko-loko. Parte na yun. Kasama na yun. So, hindi tayo susuko dahil lang merong mga pagsuko. Dahil kung... Wala kayang nagpapayo kay Atty. Na mga kaibigan niyang abogado? Kung maririnig mo siya mismo, nagkakausap kayo. Saan kaya lo-office nito? Hindi mo rin siya kayang iwanan. Kasi marami nang umalis, marami nang kumalikod. Masyado na siyang in pain. Kung iiwanan ko pa siya, baka kung ano na ang gawin niya, hindi ko rin makakayanin niya. Uy, Torne ha, ikaw ha. Yung mga nagbibigay ng mali siya sa aming professional relationship. Uy, wala kaming sinasabi, Torne. Ikaw yan, ikaw nagsabi niyang nagbibigay ng mali siya. Wag naman, kasi... mahirap humusga kapag wala ka sa sitwasyon. Totoo yan. Hindi mo alam lahat ng mga nangyayari. Hindi mo alam. Pero ayaw mo, Atty. Nasasaktan si Francis Leo, ha? Ikaw, ha? Alam kung ano yung pinagdadaanan namin lahat. Ako may pinagdadaanan din dahil masyadong controversial ang kanyang mga cases. Talagang controversial. Mantakin mo ang sabi ng kanyang nanay Remy. Ang nakadali sa kanya si Pacifico Marcos. Na nagkita sila sa Manila. Tapos ito namang iyong kliyente, ang tinuturo niyang tatay, eh si Ferdinand Marcos. Ano ba talaga totoo, Torne? Akalain mo. Ano kaya ang itong Atty. Neto? Diyos ko. Marami rin akong kaibigang Atty. Totoo. It's not easy to handle the cases of Francis Leo Marcos. So, ay, totoo ah. It's not easy to handle talaga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, Atty., pag yung anti-alias law at yan ay nakatakbo, parang nakalusot yung kabayo sa butas ng karayom. Yun lang yun. Si Pamatong nga eh. Oh,
abogado pa si Pamatong. Tatlong beses na nusins candidate, presidente pala tinatakbo ni Pamatong, hindi senador. Presidente. Tatlong beses. Nakamatayan niya na yung katatakbong presidente. Huwag tayo man mabilis maghusga kung ano yung mga nakikita niya. Hindi pa yun lahat. Marami pang mga usapin na hindi ninyo napakinggan dahil meron kaming mga pag-uusap. Para sa amin kasi, Atorne, sapat na yan. Na yan eh, nang gagago. Mantaki mo ituro mo tatay mo si Ferdinand Marcos, hindi si Raulo yan. Ikaw naman, Torne. Pero mas ano si ano dyan, mas malupit si Kibuloy dyan. Ang tinuturo niyang tatay niya eh, si God the Father, siya raw ang appointed son, ha? Wala sinabi ang iyong kliyente si Kulangot, ay si Kulangot, si Norman Mangusin, ha? Walang sinabi kay appointed son yan. Wala. Yung inaangkin lang yan, mga kondominium, mga aligosyo, mga ano. Si appointed son, he owned the earth at ang universe at ang kaluluwa ng tao. Ha? Mas malala siyang si appointed sa dyan kaysa dyan sa iyong kliyente, Atorne. Sigurado yan. Na personal, kapag nagpupunta ako sa kanya, meron talagang ano, mga mararamdaman mo yung kanyang sincerity, gaya nga ng sinabi ko noon, nakafocus talaga siya sa pagtulong. Pero sabi naman niya, pag nakalabas ako dito, putang ina, magtago na sila dyan. Yung mga NBI na yan, ganun ang sabi niya kayo doon sa mga voice recording na lumalabas. Mga usapan nila ni Liyama, itong sila makmak ng araw pa, nilabas nilang lahat eh. Pag naririnig ko yan sa kanya, lagi akong natatouch dahil ganun. Lagi ko naisip, hindi naman perfect si Francis Leoman. Talagang hindi perfect. Marcos, pero pag naiisip ko yung andami niyang natulungan, natatouch na ako doon at gusto ko din siyang tulungan. Kasi alam kong kapag nakalabas siya at mabigyan siya ng opportunity makapag-serve sa government, mas marami pa siyang matutulungan. Ganun! Maiiyak ako rito. Makalabas. Naging saksi ako doon mismo. Hindi ko naman itataya ang aking pangalan. Hindi lang naman si Francis Leo Marcos ang aking kliyente. Marami po akong kliyente, marami din akong kaso. Hindi lang si Francis Leo Marcos. Pero bakit ba sinusuong ko itong napaka-controversial niyang case? Bakit nga ba, Tomne? Bakit nga ba? Ano bang dahilan? Kasi may nakita ko. Ang dami na lumayas na abogado dyan. Ikaw lang natitira. Sa kanya. Ano nakita? Ano nakita mo, Tomne? Maganda. Ha? Na naramdaman ko yung kanyang sincerity. Hindi dahil sa may personal kaming relasyon. Hindi totoo yun. Hindi ako naniniwala dito, Tommy. Kundi dahil naramdaman ko yung kanyang goodness, yung kanyang sincerity to help. And then, there's something good in him. Ganun? This... Bakit naloloko siya ng tao? Pinipilit niyang wasakin yung, mga Marcos. Pinipilit niyang anak siya ni Ferdinand Marcos. Ikaw naman, Tommy. Pag gano'n ang tao, hindi yan normal. May tililing yan. Ikaw naman, Torne. Person should be given a chance to serve the government. Kasi marami dyan, maraming may pera dyan, pero hindi lahat tumutulong. Marami akong mga kilala ng mga may kakayahan, pero hindi tumutulong. Pero siya, kahit gipit na, kahit nahihirapan na, tumutulong pa rin. Yun nga kasi ang pinakamagandang pagtulong eh, yung nasasaktan ka. Ano Diyos ko? Maawa naman kayo doon sa mga OFW yung naniniwala pa sa mga pinagsasabi nyo hanggang ngayon, Diyos ko. Sabagay, pagka hindi nakatakbo yan at nanosins candidate yan, siguro matatauhan na kayo na kayo ginagago lang. No? Magkakabukuhan na ito dito. Sa hanggang December ho, kayong lulukoyin pa ng mga to. Pag diniklara na ho yan ng COMELEC na nuisance candidate yan, tapos na ho ang eksena niya. Siguro maniniwala na kayo, ano? Kasi kung sobrang madami kang pera, and then tumutulong ka, tapos parang hindi ka nasaktan, hindi yun masyadong, sabi nga nila, hindi ka masyadong kapuntos dun sa langit. Pero kapag tumulong ka na nasaktan ka, yun ang mas ngay puntos. Kasi
Diyos ko, may puntos pa sa langit sinasabi si Atorne. Para na lang sa sarili mo, para na lang sa pamilya mo, ibinigay mo. Yun ang nakita ko sa kay Francis. Kaya... Ikaw naman, Torne. Eh, yung pamilya yan dito, nag-iirap. Dito sa Isabela. Ikaw naman. Dami-dami niya hinawakan pera. Ba't di niya napagawa ng bahay na maayos dito sa Isabela? Ikaw talaga? Oh. At talagang naano din ako sa kanya. Na? Kumbaga na na-stuck din ako sa kanya dahil sa paniniwalang yun. Kasi gusto ko yung mga taong tumutulong talaga. Dapat inuna niya munang tulungan yung kanyang mga pariente, sila Bishop, Jam. Oh, yan. Dapat yan ang mga unang in. Ang dami niyang kapatid eh. Napuro, ang Diyos ko talaga ito si Atorne. Kasi bibihira yung mga ganong klaseng tao na nasa kagipitan na, nasa lowest point of his life na, iniisip pa rin yung makatulong. Ganon! Ngayon sa mga ibang mga issues, kaya nasabi ko, irrelevant kasi. Hindi na natin yung pinapansin kapag hindi naman makakatulong sa kaso. Hindi mo naman kailangan lahat ng issue na babato sa'yo, kailangan mong sagutin. Tama na, huh? Mahaba pa yan eh. Yun ang nanano to si Atorne. Eh, wala akong pinaniwalaan isa man sa sinasabi nito. Kung hindi kasama ho ito sa panluloko. Oh, siya. Nang itong grupo na to, sindikato na to, ng mga walang kinakawawa, kung hindi ho yung mga kababayan natin na OFW na ginagago ho nila. Papanggap sila na ano, ganun. Eh, paano nga ho magiging humanitarian itong mga grupo nito? Eh, wala nga ho silang hanap buhay. Kung hindi ho yung magbabag at magantay ng palipad. Tapos yun, pag marami-rami na yung nakamkam nilang palipad, tutulong sila ng konti naman doon sa mga tao at buhunan ho ng retrato. O, kaya ho nung ginawa dito sa Isabela, laki po ng tinipak niya. Nagmigay ho rito ng wala pa yata, 200 peking sa lamig. O, yun yun. E, ilang linggo nilang ngak-ngak-ngak na magkakaroon ng libu-libong mabibigyan ng salamin. Sindikato ito. Mga manluloko ho ito mga ito. Kawawa ho yung mga OFW na naniniwala pa dito. Ayun nga. Pag natapos na ho siguro yung nanusins candidate na ho ito, wala na ho ito. Marami pa ho yan. Marami pa ho sila yan. Na pwede. Lato yung mga independent candidate na yan. Halos 90% o 95% lahat ho yan e nanunusin si candidate. Yun nga si Atty. Pamatong ilang tatlong beses na puro nusin si candidate. E ito pa nakakulong. Sabi nga ni Jack Pati, paano pa tinanong yan? Asa na address niyan? DGMP. E wala akong bahay eh. Saan natuturong bahay nito? Saan ho nakatira yan? Yung pinagtutulong mga bahay niya sa Green Meadow, hindi naman pala sa kanya. Wala akong bahay. Ang bahay ho yung magulang niya, nandito sa Isabela. Kung ano-ano mga dumarating sa akin, may Benito Sullivan, mayroong Nagilian, kung saan-saan eh. Ng mga sinasabi. Eh, hindi naman ako interesado. Tignan niyo mga kung ano-ano na yan. Wala, ito eh. Kasi nakakausap naman ni Yama o tumatawag naman. Yama, kamusta si Francis? Ayan na. Si Norman o ganun. Ito si Atorne o. Pero cute si Atorne ha. Cute siya ha. Lord. Pero talagang tama yung sinasabi niya. Napakahirap yung kanyang kasong hinahawakan. Nakakatulog kaninang tanghali. Wait. Diyos ko, Atorne. Yan ba yung sinasabi ko? Pag ito ho nakatakbo, parang lumusot yung kabayo sa butas ng karayon. Ganun ho yun. Ewan ko si Amay Bisaya. Kung nakatakbo si Amay Bisaya.
Nakatakbo yata, parang ganun. Adikit kasi kay FPJ nun yun eh. Si Amay Bisaya. Sasalain ho yung mabuti. At 101%, so 1,000% sabit. Eh yun ang certificate of candidacy niya. Yan, nakalagay pang birthday niya, July. Kaya nagpapaliwanag si attorney na nagkaroon daw ng clerical error. Oh, yun. Ay, nako, torne. Malungkot mang isipin eh. Bakit? Ano? Pero ayon sa kanya, wala naman silang relasyon. At huwag daw silang pag-isipan ng hindi maganda. No? Hmm? Ikaw nagsabi niyan. Eh ako, hindi ko naman niisip na papatulan mo yan. Ikaw naman, torne. Torne ka eh, papatulan mo yung si Kula, ay Kulangot. Eh, si Norman. Ha? Diyos ko. Abay, manginig ka naman. Ewan ko kung ano nakita ni attorney rito na para sabihin niyang may nakita siyang maganda. Sa tao na to, no? Suksakan ho ng kayabangan, yun. Yun lang naman nakita eh. Sangak-ngak, yun. Mantakin mong kanya raw yung bahay, tatlo raw ang bahay niya sa Green Meadow. This is my humble home. O, naku, pucho. Pag naiisip ko yan talagang, ay, naku, Lord. Ito po ang aking ano, ito po ang aking ano, ganyan. Dito po ako nag-ano, pag nagpapa, ito po aking swimming pool, ma. Tanis. Yung opisina na, sabi yun, Saligran, no, pinalayas na siya. Pero, ewan ko, no. Pati ito si Dong Batala, no. Pero palagi ko, umihina na yung palipad, eh. Marami-rami na rin natatauhan, eh. Pero pag lumabas si attorney, pasahin mo yung comments itong vlog na to. Sus, seryoso. Mawiwindang kayo. Oo. Mahigit 500 ho thumbs up eh. Ang thumbs down niya eh 7. Ganun kalupit. Dahil kay attorney. Ewan ko tao no. Ay Panginoon. Ay hanggang dito lang po. Magandang gabi po. God bless. Dasal po, dasal. Mga OFW, magdasal ho kayo. Kayo ho ay nasasaniban. Eh, hindi naman ho kayo pwedeng gamutin ni Estong Baletong. At napakarami niyo ho. At baka napakalupit ho nang sumanib sa inyong espiritu. Oo. Ngandito lang po. God bless.